So would like to ask the first question. Siguro, si Jude Cartelaba would like to... Si Jude would like to shoot the first set of questions. Ayan si Jude. Oh, my favorite bloggers are all here. Thank you. My first question is, wala bang animal harmed in the movie? Wala? Ano ba kayo? Kung pinaiingi mo naman yung pelikulang pinipiar mo, huwag kang magkamitin. Hindi mo pinipiar yun, ano ba? Okay. Wala. I'm just, ito na yung question, direct. Ay, hindi pala yun. Ay, hindi lang question. It's a joke. You're fond of beautiful women. So siguro mong ayaw ng beautiful women. What fascinates you and you really explore in making stories out of them? Kasi alam mo naman, di ba, pelikula is a visual medium. Uh-huh. And we love beautiful faces on the big screen, di ba? And I always, you know, believe in beauty, di ba? Based dun sa mga last films na ginawa, like Temptation Island, The Gifted, ganyan. Masarap talaga panoorin kasi talaga pag magaganda yung napapanood mo sa screen. Especially if you're also very talented and walang ate, willing to do anything. Parang kuha mo na kagad yung attention nila kasi ang ganda ng mga nakikita ko sa screen. Ganun ang nanay ko eh. Gusto niyo palagi maganda yung mga nakikita sa screen. So, the mom is the ano. They're agents, di ba? They're influencer, di ba? Lagi na pag nanonood kami ng sino ng mommy ko nung bata ako, sabi, ang ganda ni ganito. Ang gusto mo yung beauty ni ganyan. Talaga ba? Ganun siya. Nauna palagi yung ano, yung ganda. So, nadala mo yun? Oo. Ano ka as you? Ikaw na lang naging director. Oo, kasi galing din ako advertising na sa TV commercials na, you know, like in a day we go through a lot of casting, so you know I work around, you know, beautiful faces, men and women. Yung characters ba dito kasi yun, di ba, agent sila, part-time agents. Nag martial arts ba sila or yeah, madirek ang preparations pa nila or nag training sila? Actually, they were trained under Erwin Tage, who's champion sa fighting, no? And then lahat ng fight scenes were choreographed and they were all willing naman to undergo yung training na napaka hirap, no? Kasi yes, comedy siya, yes, sexy siya, pero yung action sineryoso namin. So it's a combination of Muay Thai, wow, yes, jiu-jitsu, capoeira, gano'n. So, mixed martial arts talaga yung ginawa. Naka-specify kung kanina po yung ano sa tatlo? Specifically assigned? Hindi naman siya specifically assigned, pero nag-combine si Erwin ng, ano, ng mga martial arts. Pero pagka may mga scenes na kailangan sundutan ng, ano, ng comedy, yung martial arts, pinapasukan din namin ng massage moves. So, like for example, yung jiu-jitsu, sinasama namin ng shiatsu. Pinagawa mo siya? Yes, pag mo yung movie, si Colleen, sila, or si Jessie, pag bakit yung pag-away sila, meron sila karate chop, pero si Pisegway sa... Ganon. Yung mga ganon. So, parang isa rin yung sa instructions ko kay Omi na to combine martial arts with massage moves. Okay. Para fun. Uh-huh. Alright. Are you good, Jun? Okay, the next blogger, can I your name please and your black side? Hi, Derek. This is actually on behalf of Trixie Dawes. I'm representing your position. Tara, she can make it. So, this is for Pinoy Screen and Stage. So, my question for you is there a certain kind of formula that you've always adapted to? And if there is none, is there something different that you tried for this particular movie, Extra Surface? Yung ano kasi, yung formula, wala naman. Depende naman sa script. But of course, as a director, you always have to bring in your own sensibility, di ba? Kailangan, kaya ka nga kinuha eh. Kasi meron kang maibibigay na ikaw lang makakapagbigay or hindi mabibigay ng iba. At napapasalamat ako siyempre sa Star Cinema, sa creatives, for giving me this project, for choosing me to do this.
Kasi it's really something na parang up my alley. Parang, kumbaga bagay. Yung feeling ko parang, okay yun. Parang, kaya kong gawin yun, bagay yun sa akin. So, para sexy, comedy, naughty, nahi-tasteful, hindi bastos, yung ganun. So, nakakakiliti lang. When the script arrived, at nabasa ko siya, parang natuwa na ako agad sa concept niya na they work in a spa by day. And so, parang spa by day, spice by night. Parang ganun, nangyari, di ba? So, parang yun pala, parang yung idea na yun, parang ang dami ko nang naisip na mga kalokohan, paano gagawin yung mga eksena, yung gano'n. Yun. Pero formula, wala naman. Depende sa script na dumadating. But at the same time, you have to, as a director, as an artist, alam mo dapat yung strengths mo, na ano yung maiambag mo sa pag-execute ng script na yun. I particularly like one of your past movies, which is Here Comes the Bride, kasi ang ganda ng dulo. So, are we expecting something after the closing credits of this movie? Stay. So, okay. I suggest that you stay. Wow. After the credits, kasi may surprise. Yes. Okay. Direct. Hindi ko na sabihin ko ano, pero meron. Huwag talaga direct, ha? Meron. Okay. Speaking of, this is follow-up dun sa question na direct. Kasi ako, damang-dama ko if it's a Chris Martinez movie. In your own words, ano ba yung tatak Chris Martinez? Ako alam na alam ko yung spunk, yung basta. Ikaw, in your own words, direct, how would you describe the tatak Chris Martinez? Siguro may flair. Okay. Merong... May pasabong. Maarte. Maarte. Malindi. Eh, ganun. Na may pasabong. Okay. Ganun. May bigness. Okay. I would like to think. Yun, ganun. Tsaka mabrilyo yung mga ano mo direct. In fairness. Maharot. Maharot. Ay, that's cute. Okay, thank you, Direk. More questions. Who would like to shoot the next set of questions? Ayan si John. Hi, Direk. I'm John from Kumakal.com. First off, who thought of the title of the movie? And why did you stick with Extra Service? Because as far as we know, we know there's like a something negative. A double meaning. Yeah. Oh, nung dumating sa akin yung script, may title na siya. Mm-hmm. So, it was originally Extra Service? Or? Yes, it was originally Extra Service. From the start, it's okay. Extra Service. So, sa akin naman, okay naman sa akin yung title kasi parang it's intriguing. Mm-hmm. And at the same time, pag nabasa mo yung script or pag may movie, isipin mo na hindi siya bastos. Kasi Extra Service is actually, I can say it now since hindi naman siya ganun kalaking spoiler. It's actually a secret code. So, pag nagtanong ka ng, meron ba kayong Extra Service, may tatanong sa'yo yung tatlo. Pag tama yung sagot mo, tatanggapin nila yung mission. Pag mali yung sagot, bubog sarado ka. Kasi bastos kami. So, ganun siya. So, hindi siya at all. Hindi siya at all. Dapat lagyan ng mali siya or something. You know? But so, nung nabasa ko yung sequence yun, okay. Kaya pala. So, this is really intended for PG and is that? Yes. Okay. Yes. And what about the Star Spot, Direk? What's gonna be a little... more surprising about these stars being funny in the movie? Kasi ano, masanay tayo nakikita yung tatlo sa drama. Diba? Like, si Jesse, I think may MMK siya, kami. Si Colleen, laging drama, love story drama. And RC, of course, magpahanggang wakas. Grabe, kung umiyak siya, diba? Araw-araw. So, it's refreshing to see them in a movie like this na sexy, comedy, very physical yung pagka-comedy. Mm-hmm. And actually, they enjoy sila. Nung ginagawa nila yung movie, parang excited sila kasi they haven't done anything like this before. So, ako naman, I welcome that kind of excitement kasi alam mo na
yung artista excited sa ginagawa niya. That's something na parang nakakatuwa for a director na excited silang gawin yung pelikula kasi hindi pa sila kagawa ng ganito talaga. Actually, sa story con, sinabi nila yan. Okay, and how about Miss Carmi Martin? What's her participation? Si Miss Carmi Martin. Specify mo sa Carmi Martin dyan, ha? Hindi ko alam na andito siya. Kaya kailangan nyo talaga abangan si Carmi Martin kasi sobrang siya nakakatawa dito. As in, lahat ng sequences niya, tumatawa kami pag review namin. Ang role niya is para siyang, siya ang dispatcher ng mga mission. Kinuha niya yung tatlo para mag-undergo ng special mission. Nasa trailer naman, meron silang kailangang i-recover na mga perlas ng silangan. Ganun. So siya yung ano, siya yung boss nung tatlo. Si Chakarms pala. Chakarms. So, Inglesera siya pero Bisaya. Thank you. Pangalan niya L pero pronunciation niya Il. Okay. Iba-iba din siya ng look. Ganun kasi spy siya. Ganun siya naman spy. So feeling niya kahit na normal day lang, naka-disguise siya palagi. Oh, okay. Okay. Hindi rin siya nagpatalo sa cleavage. Ayoko naman. Oo, oo. Lumaban siya. Lumaban siya. Dinusayan din ni Miss Carmi yung pa-cleavage. How sexy are the guys gonna be also? The guys? Yes. The guys, lahat sila magmubad. Oh, willing naman. Oh, ready. Punta na si Janus, so, ha? Ah, hindi. Si Janus. Si Vince, si Enzo, tsaka si EJ. Hindi naman hubad, but sexy. Like, underwear, towel, gano'n. Pilya nga. Shorts, gano'n. Eh, parang wala naman sa kanila yun. In fact, I'm sure gusto nila yun kasi pinaghirapan nila yun, di ba, sa gym, my God, di ba? Tapos, ano yun, sila lang makakakita. They're ready, di ba? Dapat pakita. So, they're very willing naman. Actually, parang alam naman nila yung pinasok nila. So, sila pa nga yung magsasabi na, oh, ready ako ngayon, direct. Baka, ano, kailangan, baka mag-ubad nila. Sabi ko ba, ready ka ba? Oh, ready ako. So very confident and wala lang, very playful lang, gano'n. Walang pilitan or something gano'n, game na game. Okay. Alright, thank okay, you. Tsaka kapag nakita mo naman si Enzo, si EJ, tsaka si Vin, eh may karapatan naman talaga na gumawa ng mga gano'ng eksena. Thank you po. Thank you, John. Next set of questions will come from, ayan, si GP ng pep.ph. Hi, Direk. Hello po. Unang pong question ko, speaking of stars, ha, yung tatlong stars niyo po ba, kayo po ba yung personally na namili sa kanila? Or how were they chosen to top in this? When Star Cinema contacted me, meron ng casting. So, mahirap ng tanggihan, di ba? So, nakakatawa yung script, nakakatawa yung title, tapos dahil pa sa akin kung sino yung artista. Pero first time mo makatrabaho all three of them? Si Jessie, nakatrabaho ko before when she was a lot younger sa isang commercial or AVP yata for STI. Ang tagal na, 30 years ago na yata. Ang tagal na, bata pa siya, I think 16 pa lang. Si RC's first time talaga. Si Colleen, I directed her in a commercial for Ice Tea. Kasama niya si Neil Coleta. So, I think that's the her most memorable commercial yata. So, matagal na rin yun. Siguro mga 8 years gano'n. Bata pa sila. So, but in a movie, yes, it's the first time. Oh. Kaya makatrabaho ko silang lahat. Kwento mo na direct, anong something special? Kasi medyo they are the next batch of stars naman. Important stars namin dito sa ABS. Si Colleen, ano siya, giggly. Mm-hmm. Kung di nakikita niyo sa interview niya, or kung nakikita niyo sa, like, pag-interview siya ni Boy, Tito Boy Abunda, or gano'n, kung ano siya sa Showtime, yun siya talaga. Okay. Sweet na, masarap kausap, you know, daming contributions sa chika, gano'n. Tsaka, open siya, she's got, nung una kasi parang medyo natakot siya, sabi niya, parang direct, hindi, first day kasi siya eh. First day, first shot, first sequence, siya ang unang-unang sasalang sa camera. So, well, syempre, di lang naman siya. May obvious pati kami. So, sabi niya, direct, hindi pa ako nagko-comedy, ganun. So, sabi ko, don't worry, I will guide you, ganun. Just have fun and enjoy.
And she did, you know. Ang first sequence niya was yung waxing scene, ano, ni Vin, oh. And, yun, naitawid naman niya. Tapos, tuwa kami matapos. Ano yung minaster na, eh? Balahibo. Sa Rex. Tapos, si Jessie naman, siya kasi yung parang pinaka-comediante doon sa tatlo. Supposedly, yun ang role niya. May mga times na, so, habang ginagawa, of course, yung movie, binubuo mo yung character, di ba? So, may times na talaga na-imbibe na niya yung si Henya, yung hacker. Pero pagdating sa outside of being techie, medyo mahina. Kumbaga, hindi siya street smart. Magaling lang siya sa tech, ganon. Pero, you know, may pagka-clumsy, ganyan. So, hindi rin siya fighter. Yung dalawa, fighter eh. Yung siya, lagi siya napapasubo sa bakbakan kahit hindi siya talaga magaling lumaban. Kumbaga, ano siya, utak talaga ang panlaban niya. So may isang eksena na nakakatawa, na nakakapagod kasi action, pero nakakatawa. Nagkasulubong na lang kami after the take, nagkatingilan na lang kami ganun ni Jessie, tapos nagtawa na lang. Ano yung ibig sabihin na doon? Grabe na ito ginagawa natin, parang ganun yung... Tumoto tayo doon sa eksena na yun. Pero parang nagka-indian na lang kami na nakakatawa si Gino, yung parang gano'n. Grabe na siya, no? Gano'n. Grabe na si Henya. Grabe na yung character mo, ha? Yung gano'n. Yung kuwang-kuwa na niya. Si RC, si RC napakasipag at napaka walang kareklareklamo. Kahit na medyo pagod na siya galing sa magpahanggang wakas. Na nagsisimula pa lang yata sila noon ng shoot namin. Sabi ko, pero pagsalang very professional, walang reklamo, walang ganun. And yung role niya kasi, siya yung parang ate-atehan dito eh. So siya yung parang rumirenda dito sa dalawa. Parang self-proclaimed leader siya ng squad. So medyo mabigat din yung role niya kasi ang pangalan niya dito, Kapitana. So, si RC, si Kapitana. Ano nakakatawa, Jude? Kapitana. Kapitana. So, yeah, so, Kapitana. Si Jessie naman, si Henya. Tapos si Colleen naman, si Maldita. So, iba-iba sila ng characters. Parang Powerpuff Girls. Okay. Then, when it comes to your boys naman dito, si Enzo tsaka si Vin, kasi first star cinema movie nila, di ba? So, parang kamusta naman po sila ang katabao? Siyempre, excited sila. Kailangan nila magpakitang gilas kasi, di ba? First nila sa star cinema, no? So, wala rin naman maging problema. Si Enzo was having fun. Kasi yung role niya dito, hirap-hirap siya mag-memorize ng mga lines niya. Kasi ang role niya, Pipe. So, siya yung pinakamadali yung trabaho, actually. So, actually, mahirap kasi she has to be more animated. Kailangan na usap yung kanya mga facial expressions kasi wala ka siyang lines. Tapos comedy pa. So, I think he was channeling Charlie Chaplin, you know, Buster Keaton, ganyan. So, okay siya, game siya. Nag-enjoy lang siya, gano'n. Tsaka excited siya. And he knows that it's a very great opportunity for him. Thankful, very thankful siya. Very nag-expression of things palagi. Si Vin naman, Vin is, ang role dito ni Vin is, he's a cop. He's a detective na inoobserbahan niya yung spa nila RC. Kasi parang may naramdaman siya na meron siyang suspecha na kakaiba din sa spa nila. Okay, pero may involve naman siya kay Colleen. Si EJ po, wala po kasi siya sa trailer. Si EJ, ang role niya dito is action ni RC. May surprise yung role ni EJ. Basta ang objective ni EJ is makapagbalikan sila ni RC. So he will do anything para protektahan si RC sa mga mission na gagalawan nila.
Actually, ang maganda talaga yung script. Maganda yung pagkabalanse ng mga rules, lalo na yung connection mo, girls sa boys, iba-iba yung degree ng relationship nila. Like si RC, tsaka si EJ are ex-couple na gusto magbalikan. Si Jessie naman, tsaka si Enzo, very sweet. Sila yung very sweet. And then si Colleen naman, tsaka si Vin, may pagka-star-crossed kasi isa police, and then isa magnanakaw. So, maganda. Iba-iba yung dynamics ng ano, ng love angle nilang tatlo. It's a very rich material actually. I mean, every director would be excited to be given this chance. Okay. Direct, my last question na lang, kasi yung Taylor, very sexy na siya. Mm-hmm. So, sa movie ba? Ganun, sexy ba? Pero pagdating sa mismo movie, gaano pa yung i-expect namin? How far pa? Far. Marami pa. Pero it's all in the spirit of fun. It's not sexy na parang bastos or something ganun. It's really naughty. It's siguro nakakilite, you know. But it's all in the spirit of fun and comedy. And kung ano yung klase ng sex comedy na nakita nyo before, siguro sa Here Comes the Bride, yeah, maybe Temptation, gano'n. Parang gano'n. Naughty. Gano'n. Oh. Like, but with a lot of skin. Pahabol na lang pala, meron bang nag-love scene sa kanila? Secret. Okay. Surprise. Direct mo yung kamusta mga action scenes? Kasi may market ngayon ng mga action, di ba? Iba-iba kasi bawat mission may action. Okay. So, meron mo, bali parang mga apat na malalaking eksena. Wow. Ang kailangan abangan. Ibig sabihin, big sets, big lot. Mm-hmm. Mga pasabog, bakbakan, weapons, gano'n. And ex-convicts kasi sila dito eh. So may mga eksena rin sa Bilibid, yung mga gano'n. So yeah, it's a crazy film. Yeah. Okay, the next set of questions. Ayan si Mars. Si Mars. Hi, Mars. Happy New Year. Nung ginagawa po niyo itong extra service, was it also coinciding with or back-to-back with Septic Tank? Or ano yung mas unan yung pinag? Yung Septic Tank, yeah, I think sabay kami nag-shoot ni Marlon that time, yeah. So, actually, never naman ako nagpunta sa set ng kabila. So, lagi lang ako nandito sa... Pero sinulat mo yun direct? Yes, I wrote it, but I never attended any shoot. They just forward everything to me. Mm-hmm. Kamusta ako palagi, ganun. Pero dito talaga ako nakatuto. Dito talaga ako nag-focus. Yan. Kasi, kaya na yung Marlon. Pero, dun ba sa leading men, Vin, Enzo, and EJ, were they also pre-casted, like the leading ladies, or may say kayo, choosing? I think, pinakilala nila sa akin, si Enzo, kasi hindi ako masyadong familiar sa kanya in a three-dimensional way. Nakita ko lang siya sa Instagram, gano'n. Pero hindi ko pa siya nakikita in person. So, yeah, I had to meet Enzo. Si Vin, they had me meet Vin, but I worked with Vin in a commercial also. Mm-hmm. Okay. So medyo kilala ko na siya. Alam ko na itsura niya. Si Enzo lang talaga yung ano, tsaka medyo iba yung role ni Enzo eh. So kailangan kong ikwento sa kanya kung ano yung ine-expect ko from him. Because it's a very different role. PP siya, pero at the same time comedy. So at the same time, hindi mo dapat, you know, dapat maging tama din naman, you know, pagpa-portray sa pipe, but at the same time, comedy. So, hindi siya dapat umover. Okay. Okay, thank you, Mars. Thank you, Mars. Okay, next.
can we give pagbigyan natin yung iba before ano sin bago who would like to okay si si Albert Abilido Chickeness has questions. Congrats. Thank you po. Ano yung mga extra services na binigay mo apart from being a director in the film? Extra patience, extra puyat, di ba? Extra excitement, di ba? Extra tuto. Siguro, I would say na pinaghirapan talaga namin yung movie when you see, actually, sa trailer pala makikita mo na na it's a big movie. So, hindi siya madaling i-mount, you know, kung isipin mo, because comedy is hard. Lagyan mo pa ng action, it's, you know, parang twice harder. So, at the same time, gusto mo rin magpa-sexy. So, kailangan timplahin mo lahat, comedy, action, na medyo sexy. So, yun, so siguro extra balance din, di ba? Nung tatlong elemento na yun. Yun, yun. So ang result, ito, extra pagod. So, pero okay naman. Pag din yung movie, nakakatawa siya eh, nakakaaliw siya. It's just fun. What I can promise you is it's going to be fun. That I can promise you. Okay. What kind of women empowerment yung makukuha namin from? Makukuha namin naman. Girl power. Women in general. So, captured lang women crowd dito, di ba? Like, kasi aside from beautiful women, di ba? If you see my films, yeah, my women characters are very strong. Kimmy, di ba? Yeah. Si oh, I love Angelica Panganiban. Correct. In terms of right. Miss Eugene in Septic Tank, di ba? The Gifted. Yes, yeah, The Gifted. So, you know, yes, I love doing writing, directing women characters na malakas, you know? Hindi sila pa-victim. Pa-bebe, okay. Yung mga laban, di ba? Pag makita mo, if you look at the films that I did, all the women there are very dominant, you know, strong. Alpha female. Hindi lang, yeah, hindi lang sila maganda eh, di ba? Matalino. And these three, sila Jessie, si Arcis Pauline in the movie, it's a combination, lethal combination of beauty and strength. And intelligence kasi hindi sila makakalusot sa mga mission nila kung ganda lang ang puhunan. Kailangan nila maging physically strong and you know, ma-action eh. Marami silang mga paandar, promise, may pagka wily rin yung gano'n yung very witty yung pagka-execute ng mga paglusok nila sa mga mission nila. Using everything, ha? Beauty, brains, bronze, everything. Okay. Very good na? Okay, thank you, Albert. Okay, next questions, please. Series Kate, series Kate ng random. You don't have questions. Okay. Question kayo. Si Oreo, may tatanong ka. To Directly hiramin ko yung opinion ni Eugene. Yung your name is all over the place. Ginawa mo na commercial, ginawa mo na stage, ginawa mo na yung pelikula. Ano pinapatayo? Bakit gano'n? Mini park. Saan ka mas comfortable? Being a writer or being a director? At saka, sino ang Riza sa buhay? Mas komportable ako siyempre mag-direct. Kasi, writing is very lonely, you know? You're always alone. Tulog na lahat ng tao, tapos
ikaw gising ka pa, gano'n. So, yan, tapos nagsasalita ka mag-isa, nire-reenak mo yung eksena, ikaw alam mag-isa, gano'n, para ang baliw, ganyan. Basta magdidirect, mas masaya, kasi, maraming tao, maraming chika, ganyan. Hindi ko mag-isa, maraming ka nakakausap, gano'n. Tsaka maraming ka nakaka-collaborate. Diba, meron kang production designer. Dito ang usayos yung production designer namin, si Angel Diesta. Meron kang cinematographer, may assistant director ka, gano'n yung... So, hindi ka mag-isa. And masarap kasi may artista, of course, diba? Alam niyo naman ang presence sa artista pag dumating sa set, diba? Oh, Angela's Jessie! Oh, Angela's Jessie! Gano'n, diba? So, yung gano'n, yung excitement, mas exciting mag-direct. Pero, yung writing, okay din naman siya, but it's more, ano, for me. It's more mentally draining for me. But as a writer, but director, are you not the type na who also, like, meron kang kabatuhan ng idea? Wala. Ikaw lang? Wala, wala. Oh, yeah. Sometimes I collaborate with actors, yeah, like Eugene, you know. Okay. Si Miss Kate Adahar ng Random Republika may question. Hi, Direk. What's your directing style when it comes to comedy? Parang do you still get to be strict or do you reenact before you let go play their parts? I look at the script and then I think of a way how to make it funnier. Okay. Yeah, so I think binigay ng writer, paano ko pa kaya ito mas magiging gagawin mas nakakatawa pa? Or paano ko pa ipupush yung idea ng eksena? Or yung character? But at the same time, I want to elicit more laughter. So, nasa blocking ba? Nasa angulo ba? Nasa timing ba? Is it an additional line? So, is it something that the actor can provide? Kasi minsan ganun din eh. Minsan yung artista, they will provide you. They will surprise you. So, yun ang masarap siguro. Minsan pagka gugulatin ka lang ng artista, meron siyang ginawa. Tapos, nakakatawa. So, yeah, yun ganun. So, I look at the script and I, as a director, I look at it and then I think of ways how to push it. How to bring out more laughs. Or how to make it more mas naughty or mas nakakatawa, ganun. You let them do it or parang... I know. Hindi naman parang just let them do it. I go always tell them to go back to the character. Kasi like for example in the film, si Ao siya yung stricta. Si RC yun. Si Colleen, si M siya yung maldita. Si Jesse siya yung brainy. Brainy, siya si Henya. So dapat, kung meron silang gagawin sa eksena, it should be within the bounds of those characters. Hindi sila dapat nag-overlap. So, matatalino mga girls ko, no? Brainy silang lahat. So alam nila lahat ng characters nila. Tsaka, sa umpisa pa lang, meron kami tinatawag na storycon na kami-kami lang yun at pinapaliwanag ko sa kanila kung ano yung character na gagampanan nila. Ngayon, sa tingin nila, ano yung gagawin nila sa eksena, it should always be within the bounds of yung pinag-usapan natin character. Hindi kayo dapat lalabas doon or magsasapawan na, ay, para hindi gagawin to ni Kapitana, gagawin to ni Maldita, ay, hindi yung gagawin ni Henya, dapat yung ginagawa yan ni Kapitana. So, ganon. And then, ang tunay na artista, alam niya yung character niya. At alam niya kung paano siya kikilos at anong may i-contribute sa eksena na nakakatawa. Eh, maghuhusay sila eh. Maghuhusay silang tatlo. So, hindi ako nagkaroon masyado ng ano na, parang, oh, kulang, o oh, ano, ganun. Hindi, walang ganun. Lagi silang in character. Thank you. And do you still experience writer's block? And what do you do? Ito kasi, pelikula lang to ha. Gusto ko lang sabihin, hindi ako sumulat nito ha. Si Alpha Habon ang sumulat nito. Writer's block, yes. Yeah, all the time. I procrastinate. I sleep on it. I binge watch Netflix. Ganun. Oo. Huwag niyo akong kunin, bagal ako. Hindi, ano, mahirap. Mahirap magsulat. So, sometimes, yeah.
it takes time. Takes time. So, kasi parang natatakot ka minsan, eh, di ba? Na baka pag sinulat ko to, hindi maganda lumabas. Yun naman talaga yung fear ng writer, di ba? Sometimes, you're too afraid to face your laptop because baka hindi maganda lumabas. So, sometimes, you just have to gather all the confidence in you to say na, I'm ready. I'm going to face it. I'm going to do one sequence tonight and then good night. So, ganun. One sequence a day. So, ganun. Yeah. Okay. Thank you, Miss Kate. Next question, si Francis. May question, si Franz. Hi, Derek. Question po, kasi since na-mention na doon po kanina na parang mostly mga strong female and women characters ang na-feature sa mga movies ninyo. Apo. Can you give lang po at least 3 yung mga hindi nyo pa po nakakatabahong mga babae? Ang dami pa! Na gusto nyo po makataba, top 3 or so na on top of head na gusto nyo maggawa ng pelikula or to work with one day? Tony! Tony Gonzaga. Oh. Sino pa ba dito? Sino pa ba? Sharon! Although may kasulat ako sa kanya, caregiver. Oh, diba? Strong woman din siya doon. Pero as a director, hindi ko pa siya nakalor. Tony Gonzaga, Sharon. I'd like to work with Kim. Kim Chu. Yeah, Kim Chu. Mm-hmm. Yeah, I would love to work with Bea, di pa ako trabaho si Bea. I always find her, you know, interesting. Mm-hmm. And parang, lagi siyang drama, di ba? So parang gusto ko siyang subukan, you know, strong again. Kung papala rin. Marami pa. Oh. Okay. Yeah. And since naman po, okay, so, curious question na, meron naman po ba kayo nagawa ng, or nasulat na, movie naman na strong male character naman on ano? Working Bags. Oh, yes. Ito, recently la, last October. October, yes. Okay, so yung question na lang po is if yung intern naman po, kung may lalaki naman po kayong naiisip na pwedeng sulatan yun ng strong male character din na movie or gano'n. Naku, hindi niya sasabihin sa Jerome Ponce, of Francis. Course not. Grabe po, grabe sa EJ. Grabe na gagawin. Okay, anong tanong? Yung, if there will be males... Dahil ko pa hindi nakakatrabaho dito, di ko pala sige nga, Derek, can you mention this? Hindi ko nakatrabaho si Piolo, di ko pala nakatrabaho si John Lloyd. Oo, di ko sila lang kaka-work. Even sa commercials? Si John Lloyd naka-work ko na sa commercials. Sa dami, Piolo not yet. Si Piolo, di pa. Who else did the third? Mahusay si Arjo. Arjo Atayde. Oo, parang nakikita ko siya ng parang ano. Gusto ko nga siya makita sa rom-com, Derek. Oo, oh, intensity, di ba? Oo, pero... siya Coco, di ko pala nakakatrabaho si Coco. Wow, Coco, Arjo, Piolo, John Lloyd. Okay, you're good na, Francis? Yes, sir. Okay, the last set of questions will come from, ayan, dito naman sa side na to. Can we share the mic? Ayan. Yeah, good question lang there, right? I'm Bernard of My New World. Wow. Did you get to read the blog, right? Yeah, wow. Thank you. Ilan ko lang pa-comment. Tinatanggap ko na lang lahat. Baka mabash. Tinatanggap ko na lang lahat. Kinikim-kim ko. Sige. As a director, ano yung parang first time na na-experience siya po dito or any special or memorable experience while doing this film? Yung mag-shoot ng action sequence na like yung laser. Ang hirap yun, ha? Saya. Oo, kasi lahat yun imagined eh, diba? So, talagang laser. Oh. Diba? So, pero alam mo dapat kung saan tatama yung laser kasi may choreography si RC. Oo. So, dapat i-arte niya, no? Kunwari, gumaganong-ganon siya. Pero yung galaw ng laser, maybe lang, diba? So, parang, oh my God, that was really hard. Shooting... Also, the speedboat using a drone was also memorable. Ah, okay. Sa Subic, kasi, of course, isip mo, speedboat, tapos naka-drone. Tapos na nakita mo na, hindi ba?
Tuwa-tuwa ka lang ito yung drone. Si Mosey. Tapos pero may crew kami na ano na drone. So syempre alam mo kagad na alam mo naman na kung paano siya shoot ganun. Pero pag nakikita mo siya, wow, ang ganda. So spectacular. Sunset, tubig, speedboat, drone, tapos silang anim makasakay doon. So parang yung mga ganun, mga Hindi pa ako ganun ka-jaded, yes. Surprise pa rin ako. And of course, the first time, the very first time that we called in the three girls sa unang eksena, unang frame, na magkasama silang tatlo sa isang frame. Lahat kami parang, hindi namin kinaya, yung ganda. Yung parang, sasabog yung ano yung monitor yung ganon kasi ang ganda talaga nilang tatlo tapos sobrang magkaiba talaga yung beauty nila tapos yung presence pangalan ng isa di ba para minsan na ano na tayo overwhelmed ang tatlo pa yung parang wala na picture na kami ng picture para mag-taking it yung parang ito na talaga extra service na talaga kasi magkakasama na sila tatlo kasi hindi naman namin siya sinushoot talaga na diba na? So, ano yan diba, siguro on the third or on the fourth pa lang. Unang na magkakasama sila. Iwa-iwalay. Tapos all together in the fourth day, ganyan. And that was the, yung nasa trailer yung nag-turn around silang gano'n. Wala. Sabog. Yun na. Bernard? Thank you. Okay, thank you. The last questions will come from... ikaw, Oreo, may question ka. Si Jane ba man dito ng Star Studio? Wala. Wala na, if, kung wala ng questions, si ako naman magko-question. Si Tito Ted, ikaw yung wala, don't have questions. Ayan, for the last question, si Tito Ted, Claudio. Can you share the mic, please? Ayun, doon, meron doon. Hi, Direk. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, Ted Claudio, WhatsApp the page. Since na-mention yun na yung drone kanina dun sa action scene sa speedboat, no? So, is it your idea like to use the drone or it was just suggested by your DOP? It was my idea. Okay. So with a consultation of course sa aking DOP. Yeah, okay. Okay. Oh, pa-drone tayo diyan. Oo naman. So ako yan. Ubi ka na rin lang hindi mo pa enjoy pa-drone mo. Pero lang naman yun. Pero sila na mag-aasikaso mo. Sabi ko, gusto ko may drone. Pa-drone yun eh. Trot lang yun. Gusto ko may drone, pa-drone. Sayang naman. True. So tatanong ko sana kanina kung how open are you into the new technologies? Pero actually nasagot na na gumagamit na kayo ng drones. Yeah, I'm very open. Sobrang open. I love exploring new cameras, new rigs. It excites me to use kasi tingin ko sa kanila talaga laruan. Yan ang mga laruan ko sa set. So, tuwa-tuwa ako pag may mga laruan. Pagdating ko sa set, ano mga laruan dala nyo? Diba? So, anong pwede natin gamitin? Ganun. So, malungkot pag hindi na po-provide. Pero madalas kasi ginagamit ng iba. Ganun. Pero mas madalas nabibigay naman. And it's always exciting to play around with technology and gadgets and rigs, equipment, Have you used the ano yung drone na ginamit niyo sa ano sa scene na yun? Ganito katangas sumagot. Yung puti. Yung puti, yung lumilipad. Oh, may bilog, ano? Yung kodrado o yung pahaba? 4K siya. Okay. Phantom. Yung kasi ta DJI Phantom or yung Inspire 1? I think it's the Inspire one. The Phantom. The G. Oh, okay. Thank you. But they assured me it's of the highest resolution. Kaya lang itong dito, Ted, para malaman natin kung marami siya alam. Oo, diba? Di ba? Kala ko, hindi ko na masasagot. At pa-android naman siya. Oo. Kasi alam ko, puti, lumilipad. Puti lang nasagot mo. Diyos ko, kaya ko ano. Alam nyo lang. Di ba? Hindi yung drone lang na... Oo, ginagoogle ko dito. Ano ba? Direct Miss Martinez, malapaka... Dahil G Phantom. Ate, lumilipad. Thank you. Dapat lang lumipad kasi drone siya. Okay, for the last question, the lady from starstudio.ph. Ayan.
ay, ito na lang. Saan ba nilalagay yung mga? Gagalim ng upuan. Hi, good afternoon, Derek and Ellie from Star Studio. Of all the movies that you've done, aray, featuring, featuring empowered men and women, what was your major takeaway in doing this film? Ito kasi, it is not just a story of, you know, parang fun, you know. It's also a story of friendship and teamwork. Okay, so, yun siguro yung mensahe ng pelikula na, actually, ang ganda rin sinabi ni Jesse sa, no, sa making na, when it comes to family or work, a team is always a team. So, yun ang magandang sinasabi ng movie na to, na kailangan magtulungan, may mga bagay na kaya mong gawin mag-isa, pero mas kaya mong gawin kung meron kang kasama at meron kang kakampi. And that's what the movie is about, you know. It's about teamwork and friendship, and yun, you know. Okay. Thank you. Okay. Direct for the last question, the highest grossing Filipino movie of all time is a comedy, action comedy, pretty much like your genre. Uh-oh. And you are now Star Cinemas 2017 opening. Oh, wala, may pressure ako. Your message. Hindi ka hindi na may pressure. Direct your thoughts of being comedy, ang highest grossing Filipino movie of all time. Oh, syempre, Star Cinema, first movie, January 11, unang-unang handog ng Star Cinema. So, hindi naman namin kayo bibiguin. Correct. Pagdating sa entertainment, pagdating sa kasayahan, sa fun, sa pagkasulit ng ibabayad nyo sa sinihan, hindi po kayo bibiguin ng pelikulang to. It's going to be fun from start to finish. Yan po ang maipapangako ko sa inyo. So, supportahan po ninyo ang extra service. So yun, isang malaking pasabog ngayong 27. Yehey! And with that message from Direk Chris Martinez, thank you Direk for, thank you everyone for coming today. Everyone. Please support Jan 11 na po, 2017. Ilang cinemas tayo, James, Liana? Wala pa, we will ask Ms. El Paraisir. 7,000 yata. Wow, why not? So, per island. Pwede ko to 200 cinemas tayo, why not? Okay, again, thank you for the support. Thank you, extra thank service, you. Gen 11 na po, nationwide. Abang ako, okay mga vlogs nyo, ah. Yes. Nakapost. Nakapreed kayo. Direct your into social, you have Twitter. You have Twitter.